Wala nang intro-intro! Ang bayan ko'y sobrang napakagulo! Hindi ko lubos maisip tila kailangan ko na ng saklulo! Sinasabi kasi ng iba na wala daw bayag ang pangulo! Buti pa daw si Bato, parang bayag ang ulo! Grabe naman kayo kung makainsulto! Hindi nyo alam sa lahat ng kalbo siya ang aking paborito? Kasi hindi daw siya takot sa ICC pero natatakot siya kapag pumasok dito. Ano ba talaga, sobrang nakakalito. Pati ang Pangulo, hindi ko alam kung ano ang gusto. Bumanat na si Duterte kay BBM kasi nga daw siya ay naggaganyan. Ito ang tinig ng parihong makabayan. Ito'y labanan ng prinsipyo at katangian. Dito sa ibabaw ng bato na aking pinapatungan. Idiniklara ko ang pagiging independente ng Makata ng bayan. Kailangan ko nang magsalita para sa kapayapaan. Mas lalo nang lumala ang kaguluhan. Kapag hindi tayo pumagitna, mas lalong titindi ang bakbakan. Baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Ang tinig niya'y simbolo nung kapanahunan. Ika'y iniloklok ng karamihan. Huwag mong ipaubaya sa iba ang iyong kapangyarihan. Ang maling gawain ay hindi pababayaan. Mga sundalo, batas ay pangalagaan. Aking masasabi na magkaiba man ang pamamaraan. Kung ang layunin nito ay kabutihan, ang pagpatak ng dugo ay hindi kailangan. Sapagkat tayo'y mga Pilipino, nagkakaisa sa ngalan ng pag-ibig sa inang bayan. Ang bayan ko'y tanging ikaw. So ngayon, tama na ang pagiging seryoso. Patawa naman kasi baka lahat tayo ay magiging hero. Ngayon, hindi ko na alam kung si BBM ba talaga ay masama o mabuting tao. Sinasabi kasi ng iba siya daw ay adik. Adik sa pagmamalasakit at adik sa trabaho. At sabi naman ng iba, sabay-sabay natin kainin ang mga pangako. Habang ang tiyan ay kumukulo, nagugutom sa kakahintay na ang bigas ay magiging 20 kilo. Ano na ang nangyari, mahal na Pangulo? Bakit ang presyo tila'y hindi na magpapatalo? Ngayon mga ka-over, sinasabi ng mga Duterte na walang utang na loob si BBM kasi pinalibing yung tatay niya. Ang masasabi ko naman, yung utang na loob, hindi binabayaran yan ng utang na loob. So kung babayaran mo yon, hindi na yun utang. Kaya nga tinatawag na utang na loob. So kung babayaran mo yon, hindi na yun utang. Ganito kasi yun mga ka-over. Si Duterte nagbigay ng utang na loob kay BBM. So kung babayaran yun ni BBM ng utang na loob, yung utang na loob ni Duterte, mawawala na yon. So sino na ngayon ang walang utang na loob? Oh, si Duterte ang walang utang na loob, hindi si BBM. Oh, diba? Si Duterte ang walang utang na loob, hindi si BBM. Kaya ang masasabi ko lang sa'yo, mahal na Pangulo, sundalo ka, alam mo yon. Hindi ka dapat nagpapadala sa utang na loob. Kung kinakailangan natin imbestigahan si Duterte para malaman natin kung totoo ba talaga na pinabayaan niya ang mga bata na nadamay sa war on drugs. Gusto mo palang paimbestigahan si Duterte pero takot kang mag-imbestiga. Kaya papasukin mo na lang ang ICC. Hindi mas nakakahiya yun. Sasabihin ng iba, wala kang bayag. Ilabas mo ang bayag mo. Tayo dapat ang mag-imbestiga, hindi ang ICC. Kasi yung ICC, traitor talaga yan. Sus, ICC, ICC, kahit hindi mapatunayan, warrant of arrest ka agad yan. Kasi ayaw ng mga dayuhan na magkaroon tayo ng matapang na leader kasi gusto nila yung mahina na leader. Yung kaya nilang utuin ba? So, balikan natin ang kasaysayan. Marami ng mga Pilipino
namatay. Tapos gusto ng mga Amerikano na isurrender si General Luna kapalit ng pistok. Ang pagkakamali naman ni President Aguinaldo, kasi alam niya na napinagplanuhan na si General Luna, hindi niya man lang pinoprotektahan ang kanyang nag-iisang magiting na general.